tayo ngayon sa area kung saan magkakaroon tayo ng tree planting activity. So mamaya makikita natin yung site at makikita natin kung gaano kaputik dito sa lugar na pinuntahan namin. Whew, grabe yung lalakaran natin guys before ma-reach yung area. Ganito kaputik. Hindi makakaya yung sasakyan kasi lupa dumidikit. So ayan, naglalakad tayo. Puno na yung sapatos ko ng lupa. My God. Dala pa akong bag, backpack, ng aking water and kaladalang pastil. Tapos, mabigat pa yung pa ako. My God. Okay, yun doon yung mga kasama ko. Ayan. So, keep watching guys. Kita natin today. Andito yung mga seedlings natin. Lapit na tayo sa area. Uy, manasa na mula. Pero, kanda ito yung handball. Masipit kay lalat. Uy, hindi ba na ito? Uy. Hindi makakagawa mo sana. Ayan. Siguro, before tayo mag-start ang ating site planting activity, siguro hihingan lang natin ng short messages ng ating mga guests, no? Start with our DG, family members in the poster. Officer, si Pedro Tauban Abdul ng Maguindanao. Ang dalawang sendro natin, Sendro Kakakob na Tumama, Sendro Ronsorovin Abdullah. Sa ating mga chiefs na nandito, ulo sa lahat, pinaparating ng Minister of Pagbrahim, Serto, na sayang at hindi siya nakadali dito. Gustong-gusto niyang pumunta, pero meron kasing Zoom meeting na kasabay ng activity natin. Importanteng Zoom meeting dahil ito yung bill sa Sustainable Development Board. Isa ito sa mga IGRD bodies na kailangan na gawin sa under the Bangsamoro organismo. So, kahit wala siya dito, alam natin na yung mga ganito activity at yung pagprotekta sa kagubatan on one hand and on the other, yung kabuhayan naman ng taong. So, yan ang challenge natin, yung tinatawag na sustainable development. No, sustainable development. Development na not at the expense ng environment at ng ating natural resources. So, maraming salamat sa mga nag-organize ng activity na to. Sana mas paitingin pa natin yung pag-alaga natin sa ating mga kagubatan. Maraming salamat sa inyo lahat na nandito, nagbigay ng oras. Medyo mahirap yung pag-akyat natin dito, pero maraming salamat kila Pedro, kay Sendro, no, sa support na binigay. To tell you frankly, first time kong nakapunta dito. First time ko. And first time kong makilahok sa tree planting activity. Kaya, nung inimbitahan ako, talagang I grabbed the opportunity para makalahok. Kasi bilang kasama sa Mendre, eh kailangan maintindihan natin yung trabaho natin. No? Tapos, mas madali siyang intindihin kung na-experience mo at nakita mo mismo. Minsan, mahirap pag nasa nababasa mo lang, pero pag nakita mo, and if you experience it, mas madali. Kaya I appreciate these kinds of activities kasi ako, nature lover din ako by heart. So, natutuwa tayo sa mga ganito. Kayo lamang po, maraming salamat. Salamat po, sir. Assalamualaikum warahmatullahi taala jami'an wabarakatuh. Video ng Enek, sang makakalikasang umaga sa ating lahat. Bilang forester, kumpulin namin na sa pagdiriwang natin ngayon,
pakikisa natin sa pagdiriwang ng International Day of Forest. Katulad ng sinabi ni DJ, hindi lang dito sa Pilipinas, sa farm, hindi sa buong mundo. Kita natin mamaya sa Facebook siguro yung mga post ng ibang countries, ibang regions sa Pilipinas na ganito talaga yung ginagawa. Bakit mahalaga sa atin ng forest? Unang-una, as forester, napag-aralan namin na yung forest natin, ito lang yung ginawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na parang air conditioner, aircon ng ating mundo. Kumbaga sa bahay, kung wala kang aircon, mainit. So, forest gives cooling effect to the environment. Yun ang definition ng forest. Forest gives cooling effect. Walang ginawang si Allah Subhanahu wa Ta'ala na makapagbigay ng cooling effect, kundi forest lang. Kaya ngayon, tayo since ang buong mundo ay nangarap sa climate change. So, nandito tayo ngayon para makakumbat tayo sa climate change. So, sa ngayon, kasi itong kahoy kasi, no, katulad nung pag-lecture ko rin last year, yung sa 3 physiology kasi, yung kahoy, kinasipsip na yung tubig from water table. Pagdating nung sa taas, may ipal kasi dyan, evaporation, absorption, evaporation, and transpiration. Yun ang 3 processes. Pag transpire nung sa, pagbuka nila nung sa pan, sa tip of the lid, dyan po dumadaan yung tubig. So, naging oxygen na siya doon sa atmosphere. Yan yung tinatawag namin na relative humidity. Yan na siya yung nagiging malamig, yung simoy ng hangin DJ. Pag matamanin ng hangin, yung tubig, nagiging oxygen na yun. So, ang kahoy kasi, sa scientific study, isang kahoy, kaya niya mag-supply ng 4 na tao, kaya niya mag-supply ng oxygen 4 na tao per day. So, kung may kahoy ka sa bahay mo, kung 4 lang kayo, yakan-yakan niya kayo supplyan ng oxygen sa isang araw. Pangalawa, trabaho ng kahoy is nagsisequester siya ng carbon dioxide. Yung carbon dioxide na yan yung mainit na ipinubuka ng mga animals. So, yan yung scientific explanation kung bakit napakalaga ng pagtatanim ng kahoy. So, being employees of the Menre Farm, and of course, my courtesy also, before I prolong my speech, no? My courtesy to our BDG. Sir, attorney Badal, Dalindan sir, to our two sagacious centros, Centro Noronin Abuna and Centro Sagasu. Sa ating energetic and very supportive and member ng men in uniform, Sir Rakin, thank you sir for your together with your men. Thank you sa pag-participate. And of course, sa BPI natin, sa Pangsamuro Public Information Officer, na nalito ngayon para i-gawa nila ng footage yung nangyayari ngayon na gagawin natin. Sa lahat ng stakeholders na nalito ngayon, maraming salamat sa pag-participate ninyo sa gagawin natin ngayon. Since dito tayo ngayon sa AOR ng Maguindanao, particularly sa First District ng Maguindanao, yung ating mga sendro sa full support. Pagdating natin doon sa ground, nagpahukay na tayo, magtanim lang tayo doon. So, ang unang-unang gagawin natin na, before I end my speech, yung pagtatanim ng kahoy, pag mahawakan ninyo yung seedlings, wala ba tayong seedlings na, mag-demo? Paghawak natin ng seedlings, pisil-pisilin natin yung patigasin yun. Para kasi pag magbuwag yun, pagalisin mo agad yung kuwan, yung silopin, pag magbuwag yun, matamaan yung roots, mamatay siya. Kaya disipisilin yan, ikumpag siya DJ, para pagalis ng silopin, ipak yung soil, saka ipasok dun sa butas. Kailangan maalis natin yung silopin ha. Huwag natin i-rinso yun, kaya mamatay yun. Alisin talaga yung silopin. Alisin talaga yung silopin. Yung iba, kalahati lang doon sa puwit. Pwede rin yun. Pero most recommended is yung alisin talaga. Alisin talaga. So, ganun pa man, tayo muli. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng dumaho sa selebrasyon nito. Hanggang dito lamang, maraming salamat.
naman yung kalikasan din talaga. Huwag yung mga nakalikasan. Aw, ah! Ano na nga ito? Ako. Medyo malayo-layo pa itong lalakarin natin, pero kakayanin para sa kalikasan. Kasama natin ang mga men in uniform sa ating tree planting activity today. Balik na tayo sa area sa wakas, natapos din ang 500 trees na tinanim natin. Tama ba? 500 trees? Tama. Magkakalikasan umaga. Oh, yan.